Welcome back sa ating video, mga kaibigan. Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang nangyari sa isa sa mga sikat na kontrabida na si Roldan Aquino. Pero syempre, bago muna tayo magsimula at kung bago ka pa lang sa channel ko, ay baka pwede namang makahingi ng subscribe at pindutin mo na din ang notification bell. At syempre, pakilike mo na din ang ating video. Si Rolando de Sembrana Aquino ay nakilala lang naman bilang isa sa mga magagaling na kontrabida pagdating sa pelikulang Pilipino. Siya nga ay ipinanganak noong May 2, 1942 sa Metro Manila. At bukod nga sa pagiging magaling na kontrabida, ay nakilala din siya bilang isang mahusay na direktor. Pero bago pa nga ma-discover ang kanyang talento sa pagiging kontrabida, ay nagsimula ang kanyang karir bilang voice talent sa radio show hanggang sa napasama na nga sa iba't ibang proyekto. At dahil sa nakitaan nga siya ng potensyal at magaling na talento sa pag-arte, noong 1965 ay dito na nga siya tuluyang namayagpag bilang kontrabida sa mga pelikula. At sa katunayan nga ay nanominate siya bilang PAMAS Best Supporting Actor noong 1970 at 1978 sa pelikulang Nasaan ang Katarungan at Burlesque Queen. At dahil nga sa halos 4 na dekada niya sa industriya, ay nakagawa lang naman siya ng mahigit sa 100 pelikula at nagkaroon din siya ng mga TV series. At kasabay na nga nito ay tuluyang pagsikat ng pangalang Roldan Aquino bilang kontrabida sa mga Pilipino action movies. At ilan nga sa mga sumikat niyang pelikula ay ang Hindi Papalupig noong 1989, Kalabang Mortal ni Baby Ama noong 1992, Pepeng Agimat noong 1999, at marami pang iba. Pero sa kabila nga ng kasikatan at pamamayagpag sa industriya, ay kasabay naman nito ang paghina ng kanyang kalusugan at unti-unting pagkawala sa industriya. At noong January 20, 2014 ay napabalitang nasa ICU na ang sikat na aktor, matapos ma-stroke at ma-operahan sanhinang bara sa kanyang utak. At ayon nga sa panayam ng kanyang mga anak, na noong ilang araw bago pa ma-operahan ng kanilang ama, ay nakakaranas na nga ito ng ilang sintomas gaya ng pagkabulol sa pagsasalita. Nainisip lang ng mga anak niya na baka ito ay dulot ng Alzheimer's disease dahil nasa lahi nga daw nila ito. Pero ang hindi nga nila alam ay dulot na pala ito ng ibang mas malalang sakit. At sinasabing noong taong 2006 ay ang kauna-unahang stroke ng aktor. At makalipas nga ang 5 taon noong 2011 ay nasundan naman ito ng pangalawang stroke noong sila ay nasa Baguio. At kamakailan lang sa 3rd pagkakataon noong January 2014 ay muli na namang na-stroke ang aktor. Hanggang sa ang naging findings nga sa kanya ay may bara sa kanyang utak. At paliwanag nga ng doktor na 20% na lang daw ang tsansa na siya ay mabuhay kung hindi siya maooperahan. Subalit pagkatapos nga sumailalim sa operasyon, ay hindi na rin makapagsalita ang aktor at halos hindi na din niya maigalaw ang kanyang katawan. At halos senyas na lang ang ginagawa nito kapag kinakausap niya ang kanyang mga anak. At dahil nga sa hindi magandang kalagayan, ay dito lalong pinanghinaan ng loob si Roldan habang nasa loob ng hospital. At nagmisto lang nauubos na kandila siya habang nakaratay dito. At dahil nga sa laki ng hospital bill, ay dito nga din sila humingi ng tulong sa mga dating nakatrabaho ng kanilang ama. At ang pinakamalungkot nga lang doon, ay sa kabila nga din ng kanyang kasikatan at pamamayagpag ng halos 4 na dekada sa industriya, ay halos wala man lang siyang naipon sa kanyang karera na pwede niya sanang magamit sa oras ng kagipitan. Pero sa kabutihang palad naman ay marami pa din ang nagpaabot ng tulong para sa kanya at sa kanilang pamilya. At sa kabilang banda naman ng kwento, ayon nga sa panayam ng kanyang mga anak, ay noong nagpa siya nga silang tanggalin ng mga oxygen at dextrose na nakakabit dito, ay dito na nga nila unti-unting napansin na mas gumaganda na ang lagay ng kanilang ama at mas lumalakas na nga ito. Kaya in-expect nga nila na magtutuloy-tuloy na ang recovery nito hanggang sa maiuwi na nga nila ang kanilang ama sa kanilang bahay. Subalit noong March 10, 2014, ay dito na nga tuluyang na maalam ang kanilang ama sa edad na 65. Kung saan habang natutulog at binabantayan nga nila ito sa hospital, ay dito na nga tuluyang hindi nagising ang kanilang ama. Pero paliwanag nga nila na dahil komplikado nga ang kalagayan ng kanilang ama, ay sinabihan din sila ng doktor na dapat ulit itong ibalik sa ICU. Pero dahil nakita nga nila na lalo lang nahihirapan ang kanilang ama, ay hindi na nga sila pumayag na ibalik ito. Huling ang lumabas si Roldan sa mga pelikulang Tik-Tik The Aswang Chronicles, kung saan ay nakasama niya nga dito si Ding Dong Dantes. At nasundan pa nga ito ng El Presidente at Asyong Salonga noong 2011, kung saan ay nakasama niya nga dito sila Emilio Ejercito, Dennis Padilla, Baron Geisler, at marami pang iba. At sa kabilang banda naman ng kwento, noong siya nga ay halos hindi na lumalabas sa mga pelikula, ay dito na nga siya napalapit sa Diyos noong nagpa siya siyang maging pastor, kung saan ay natagpuan nga niya ang kahalagahan ng buhay kumpara sa kasikatan at material na bagay.
At bukod pa nga doon ay dagdag ko lang sa inyong mga kaibigan na noong 80s nga ay nagsimula siya bilang isang sexy model hanggang sa naging sikat na bold star at tiningala sa masiselang eksena noong mga panahon na yon. Kahit na basta ayoko, nasasagot ka sa akin! May marwa! Opo! Ayoko! Nasasagot ka! At ang moral lesson nga sa kwento ay dapat matuto tayong pahalagahan kung ano ang pinaghihirapan natin habang bata pa tayo. At matuto tayong mag-ipon para sa oras ng kagipitan ay mayroon tayong mahuhugot at pwedeng asahan. At dito na magtatapos ang ating kwento. At uulitin ko lang na huwag ka nang mahiyang mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell. At syempre, pakilike mo na din ang ating video. Maraming salamat mga kaibigan!